teachers, open na ang system para sa tagging ng mga recipients ng SPFP or school-based feeding program. Nakalimutan mo na ba kung paano ito gawin? Maari mong maging guide ang video na ito para makapagsimula ka na sa list. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated kung meron ako mga bagong videos. Thank you! Ang first step natin syempre ay mag-sign in ka sa iyong list account. At kapag nakapasok ka na sa system, click mo yung master list dito po sa itaas. And then, makikita nyo po dyan sa ilalim ng Word na dashboard, may nakalagay dyan na select item. May dalawa po dyang choices, yung SBFP at saka ADM. Then, i-click po natin yung SBFP. Sa inyong pong screen, makikita nyo yung SBFP, grade 1, Jasmine, yung inyong pong grade and section. And then, may word po ulit na SBFP. I-click nyo po yan, yung arrow down. Then, makikita nyo po yung dalawang option na SBFP at saka yung NAT tag. I-click po natin yung not tag SBFP. And po lalabas na ang mga name ng inyong mga learners kasama po ang kanilang LRN number. Dito po sa gilid, may nakalagay po dyan option sa ilalim po niyan, profile, and then po yung parang pencil na icon. I-click nyo po yung pencil na icon. And then meron po dyan lalabas. Ayan po yung information ng inyong bata. Yan. I-click nyo po yung yes kung ang inyo pong learner ay recipient ng feeding program and no kung hindi naman po siya kasama. Then, click submit. Then, after po nun, naklik nyo na yung submit, lalabas na po dyan, learner updated. So, ibig sabihin po, pumasok na po yung inyo pong sinubmit na information sa inyo pong bata. Then, ayan po, repeat same process. Yan, i-click nyo po ulit ang yes kung kasama po siya sa feeding program and then no kung hindi naman po. Ayan, pili lang po ako ng isa kong bata na kasama po sa SBFP. So, ayan, nandito na po tayo. I-click ko lang yung yes, then submit. Then, lalabas po yung learner updated. Punta po tayo dito sa may not tag SBFP. Click po natin yung SBFP para makita po natin kung nakatag na siya. Ayan, makikita nyo po dyan, nakatag na po yung aking learner. Nandiyan na po sila, dalawa na po yung aking naitag. Yan po, same process lang, tuloy-tuloy nyo lang po hanggang sa makompleto nyo po lahat ng inyo pong mga estudyante. Ayun lamang po teachers, napakadaling mag-tag ng ating mga learners sa SBFP. Kung nagustuhan nyo po ang video guide na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, i-like ang video na ito, at i-hit ang notification bell para lagi po kayong ma-notified kung meron po akong mga bagong videos na kagaya nito. Thank you teachers! Happy clicking!